Dapat daw ma-impeach si Pangulong Duterte dahil sa pag-amin niya sa mga pagpatay nung mayor pa siya ng Davao City. Ayon yan kay Senadora Laila De Lima. Pero pinagtamunan lang yan ng mga kaalyado ng Pangulo sa Kongreso. Nakatutok si Tina Panganiban Pere. First offense, dahil sa kanya raw pag-amin sa mga pagpatay noong mayor pa siya ng Davao, dapat daw ma-impeach si Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay Senadora Laila De Lima. Sinabi yan ni De Lima nang makapanayam siya ng CNN International sa Washington, D.C. Ayon kay De Lima, kasama ang mass murder sa ilalim ng high crimes na grounds for impeachment. Pero pinagtawanan lang ito ng mga kaalyado ng Pangulo sa Kongreso. Sa isang text message, sabi ni Speaker Pantaleon Alvarez, hindi naman daw pwedeng ipa-impeach ang isang opisyal base lang sa mga salita nito dahil kailangan daw mapatunayan muna ito. Nagulat din si House Majority Leader Rodolfo Fariña sa mga sinabi ni De Lima. Mismong si De Lima raw, inimbestigahan ng mga pagpatay noon sa Davao City at wala naman daw itong anumang napatunayan. Bukod dyan, pwede lang daw may impeach ang Pangulo base sa mga ginawa niya bilang Pangulo. Maging ang mga kapartido ni De Lima, naniniwalang wala pang sapat na basehan para i-impeach si Duterte. There are already statements coming from his cabinet members that that was another hyperbole. But if there is anybody who feels that that is impeachable, then let him or her file the necessary impeachment complaint. At the moment, I think there should be more warranted evidence to initiate a credible proceedings. Ang anumang impeachment complaint ay inihahain muna sa Kamara. Kailangang i-endorso ito ng isang kongresista para maipasa sa House Committee on Justice na siya magsasagawa ng pagdinig para malaman kung sufficient in form and substance ang impeachment complaint. At para maiakyat ang reklamo sa Senado na siya namang uupo bilang impeachment court, kailangan muna ng boto ng one-third ng lahat ng kongresista. 97 ito ng kasalukuyang 292 na kongresista. Ang tanong, meron bang mag-endorso? At makausad man lang ba ang reklamo kung magkaroon man? Gayong iilan lamang ang miyembro ng oposisyon sa Kamara. Ang tinatawag na supermajority ng Kamara, nasa 266 na kaagad ang miyembro. At ang minorya, hindi pa solid dahil may iba-ibang alyansa. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.